Bahada ng Pilipinas sa Riyadh ang bibihirang tugtugin ng mga obrang klasikal sa piano recital ng 18 kabataan doon, kamakailan lang. Pakinggan natin ang sample ng mga obrang komposisyon ni Chopin, Mozart at Beethoven sa Ulat Pambata ni Angela Obtu. Dama ng bawat isa ang piyasang tinugtog ni Ate Margie sa nakaraang 8th piano recital na ginanap sa Philippine Embassy kamakailan. Siguro, yun kasi ang huling pagkakataon na marinig namin ang husay ni Ate Margie sa pagtugtog ng piano. Mag-aaral na kasi si Ate Margie sa kolehiyo sa susunod na pasukan sa Maynila. Through the years, marami nga akong natutunan about music, about piano, and about finding your passion talaga. Kasi, right, yun naman yung important, yung interest mo sa isang bagay. Kwento ng ama ni Ate Margie, malaking tulong ang natutunan niya sa piano para maging inspirado siyang tapusin ang kursong business administration. Sa nababasa ko, na-enhance daw yung pag-aaral, yung education, yung talent na enhance. Dahil ang music, may accounting din yan eh. Naging banding na raw ang mag-amang Reyes ang pagtugtog ng piano ni Ate Margie mula noong 7 years old pa lang. Para naging kalaro na raw ni Ate Margie sa kanyang paglaki ang mga klasikong komposisyon nila Bach, Beethoven at Mozart. Music is a universal language. Ito rin ang banding ng mga kabataan dito sa Riyadh. 18 kaming lahat na tumugtog sa recital. At gaya ni Mr. Reyes, sumuporta rin sa amin ang aming mga magulang. Sa tulong ng aming piano teacher na si Miss Angelie Ferido, kahit sa paglisan ni Ate Margie, siguradong magpapatuloy ang aming pagsasama-sama at pagsasanay ng aming hilig sa pagtugtog ng piano. Para sa Ulat Pambata, ako si Angela Cheryl Obsu, Riyadh, Saudi Arabia.